Pinagpapala raw ang mga nagpapala, gaya po ng nakaipon na mabarya na sa dami, e kailangan pang palain. San kaya niya yan ipinunda? Alamin sa pagtuto ni Nico Wahe. Sabi nga nila, kapag may isinuksok, may madudukot. Pero si Rolly Priego, hindi lang basta may nadukot, may napala pa. Ginamitan ko na ito. Literal niya kasing pinala ang mga baryang inimpok sa isang laundry basket. Paglilinaw niya, hindi ito matagal ang pag-iipon. 2 buwan lang niya itong kita mula sa piso net o yung mga computer na hinuhulugan ng piso para makapag-internet at iba pa mga vendo machine. So ang bayad nila, mga barya. Kaya yun sa akin, naipon ang naipon. Kasama rin ang mga kita niya mula sa sariling computer shops. Sarami ng barya, nangailangan din siya ng makatutulong para bilangin lahat. Umabot ito sa mahigit 120,000 pesos na pinandagdag niya sa pambili ng utility van. Naisipan ko na kailangan ko ng pan-deliver na sasakyan. So, naisipan ko rin na ipapapalit ko na itong mga barya para makabili na ako ng sasakyan. Which is, andito ako ngayon, nagdi-deliver dito sa Nueva Ecija. Dagdag ni Rolly, 2 beses na itong nagamit niya ang mga inipong barya para makabili ng sasakyan. Dati nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi hinihikayat ang pag-hoard o pagtatago ng malaking halaga ng barya dahil makaapekto sa sirkulasyon ng salapi. Alam naman daw yan ni Rolly, kaya agad din daw niya itong ibinibili. Pero iba pa rin daw ang napapala kung ugali na ang pag-iimpok dahil sa baryang pinagsama-sama, kahit sino, masasabing pinagpala. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.